bagay na bagay, panalo talaga to. Alam naman natin laging consistent ang Enjoy sa pagbibigay sa atin ng mga quality products na pwedeng-pwedeng pang negosyo at franchise pa. Ngayon, pinadalan tayo ng Enjoy ng isang quality product na pwedeng-pwede natin pang negosyo kahit sa labas ng bahay lamang. Meron tayo ditong Praise Fries at kasama ng mga dip. Napakadali lang kasing i-prepare nito, lalagyan nyo lang ng tubig. Talagang ready na kaagad, hindi na natin kailangan pang magdagdag ng iba pang ingredients at pumunta sa palengke at iba pang mga kailangan gawin para mag-prepare ng ating paninda. So, una natin gagawin dito ay i-prepare up itong ating mga dip. At yun pala, salamat, maraming salamat sa Enjoy sa pagpapadala sa atin ng kanilang mga sample para ipakita sa ating mga subscribers na pwedeng-pwede nilang gawin negosyo ito. Sige nga, atikman natin yung ating chili cheese powder mix. Una, maglalagay tayo dito ng 1 tablespoon. Kung 1 tablespoon per 3 tablespoon ng water, ay napakarami nitong kakalabasan. Pa, hindi na natin kailangan magluto, kaya talagang napaka-convenient. Lalong-lalo na kung marami kang paninda, bawas trabaho na. So, dito sa 1 tablespoon ay maglalagay lang ako ng 2.5 tablespoon ng water. Tapos, haluin lang natin. So, ito na yung ating dip pagkatapos siyang matunaw. Saktong-sakto lang para sa akin yung texture niya. And, tikman ko lang sandali. Masarap siya and talagang yung chili niya talaga, malalasahan mo talaga after mong malasahan yung cheese. Pwedeng-pwede ito talaga tong pang-dip sa ating gagawing Praise Fries. Tabi muna natin yan. Ang sunod nating titimpla ay itong katulad ng ating chili cheese powder, napakadali lang din itong itimpla. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon tapos 2.5 tablespoon ng water. Itong barbecue dip, parang pwedeng-pwede ito sa chicken nuggets din eh. Tikman natin. Kahit sa barbecue yata, pwede ito. Talagang quality talaga ang Enjoy. Tabi ulit natin yan. And then, dito na muna tayo sa wasabi dip powder mix. So, naglagay din ako dito ng 1 tablespoon. Tapos, maglalagay tayo dito rin ng 2.5 tablespoon ng tubig. Tapos, mix-mix lang. Parang saktong-sakto tong wasabi ah. Kasi alam nyo, meron akong tinda ngayong kimbap and wala akong mahanapan na wasabi. Parang doon ko to rin mapapartner bukod pa sa price ah. Tikman natin. Medyo runny siya compared dun sa totoong wasabi pero yung lasa na andun talaga eh. Ito na yung ating wasabi dip. Ang galing kasi kapag ka natimpla nyo na siya, after ng ilang minutes, nagtitikan lalo yung texture ng ating mga sauces eh. Tingnan nyo to, kanina medyo runny pa siya. Ngayon ano na siya eh, nagtitikan na siya eh. Kaya pagka nagtimpla kayo nito sa canister nyo, i-adjust nyo din kasi sobrang pwede nyo yung pangdagdagan ng tubig para mas maparami kasi talagang concentrated yung kanyang timpla. So, ito na yung ating mga dip. Ngayon, gawa naman tayo ng ating potato face fries. Ating face fries, kapag bumili kayo nito, meron siyang nakalagay kung paano i-prepare. So, sabi dito sa 500 grams ng Enjoy face fries, ay maglalagay tayo ng 1 liter ng water o 1,000 ml. So, try natin. Tikman natin kung talagang masarap. Saluhin lang natin. Parang ang dami-daming kakalabasan nitong 500 grams nito ah. So kapag kaganito na, i-divide natin sa mga 200 grams each. So, ayan na, bilog na natin siya. Kaya, ready na natin siyang i-fry. Meron din silang pinadala sa atin na
molder o cutter ng fish fries para makagawa kayo ng mas madali. Ito ay mura lamang at maiaabil nyo din sa mga shop link nila sa Lazada at saka sa Shopee. So, ilalagay ko rin talaga yung description sa description box yung mga link nito para makapag-avail din kayo nito. Kapag nakapagpainit na tayo ng ating mantika, ito na yung ating cutter. Ilalagay lang natin yung binola natin na fish fries na mixture. Then, bibiinan lang natin ito. Habang piniprito ko siya, amay french fries talaga yung piniprito natin. Walang pinagkaiba. Okay na ito. Okay na siya. At na, so gusto ko nang subukan. Try natin. French fries nga. Hindi, talagang french fries siya. Wala siyang pinagkaiba sa lasa ng regular french fries. Mas masarap pa nga kasi parang may spices na siyang kasama. May talagang malasang malasa na eh. Sobrang dami niyang kinalabasan. Ito, akala ko magtitimpla pa ako para doon sa ating potato balls na gagawin mamaya. Pero, ito palang wala pa to sa one-third ng mixture na tinimpla natin. Pero sobrang dami na niya. Talagang tutubo ka. So, titimpla na natin. Ito muna yung ating chili cheese dip. Sarap. Alam niyo to, parang bagay din siya sa nachos, sa mga burgers. Kasi, ang sarap ng spices niya nakahalo e bukod dun sa cheese. Sarap. Kaya naman natin yung barbecue. Ang taco ko, di ba? Ito naman, barbecue talaga yung lasa niya, yung flavor niya, naman na miss. Bagal na bagal. Panalo talaga to. At saka itong ating french fries, talagang gula ko talaga, hindi ito basta-basta magiging sagi. Kahit malipasan siya, sobrang sarap. Ang sarap, nakaka-addict. Diet pa man din ako. Tikman naman natin ito, ang ating wasabi. Kaunti lang ha, kasi ito'y mahal lang. Tsaka, kung sino nakakain ng wasabi, alam niyo na yung flavor nito. Alam niyo, hindi ko akalain, pero bago siya sa french fries yung wasabi. Bagay na bagay. Paghaluin natin yung wasabi at saka yung ah, diba? Ang taco talaga. Yung cheese. Try natin. Bagal. Bagal siyang paghaluin. Ang sarap. Magugustuhan talaga ito ng bata. Alam niyo, kahit hindi niyo ito pang negosyo, o talagang yung pambahay lang, patok na patok, panalo talaga. Bago ko ito maubos, gagawa naman tayo. Pagkatapos natin gumawa ng mahaba, gusto ko naman gumawa ng bilog-bilog o balls. Gagawa tayo ng potato cheese balls. So, gagawa naman tayo ngayon ng potato balls gamit ang yung tira nating mixture kanina. One third lang yung pinarito ko muna. And then, tinan nyo, napakarami pang tira dun sa napakarami nating nagawa kanina na french fries. So, ang gagawin natin, kailangan natin ng cheese para palaman. Kailangan natin ng Japanese breadcrumbs. Tapos, isang pirasa itlog. So, itong ating cheese ay gagayatin ko lang ng pa-cube para maipalaman natin doon sa ating potato balls. So, ang gagawin ko, i-divide ko yung ating fish fries mixture sa 40 grams each, tapos papalaman natin siya sa gitna. Malinis yung kamay ko, kaya hindi na ako nag-gloves, nagsabon ako. Bilog na natin lahat ng ating potato balls. Ayan na sila, ang dami. Magka-crack tayo ng isang pirasong itlog. Then, dip natin. Tapos, isasaw-saw natin yung ating mga potato balls para kumapit yung ating breadcrumbs. Para may dagdag na crispy pa yung ating
potato balls, potato chip balls na gagawin. Then, cove lang natin. Tcharam! Tabi natin dyan. Tapos, ulitin lang natin yung process hanggang sa maubos na yung ating mga balls. So, tapos na natin i-prepare yung ating potato cheese balls. Pininit ko lang ulit yung mantika, tapos magpiprito na tayo. Kinakalabasan nitong freeze fries. Sa konting ingredients na ginamit natin, sobrang dami na nating nagawa. So, tikman natin yung ginawa nating potato cheese balls. Grabe. Patok na patok to sigurado kapag binenta nyo. Itong potato cheese balls natin, pwedeng-pwede nyo rin itong isaw-saw dun sa mga dip na pinipir natin kanina. So, bago ako magtakaw na naman dito, gusto ko magpasalamat sa Enjoy sa pagpapadala sa atin ng products at sa ating mga subscribers. Hindi. Para dun sa ating mga subscribers na gustong magnegosyo na yung inenegosyo nyo ay gusto nyo talagang masarapan yung mga bibili, ay subukan nyo itong freeze fries. Sana ay nagustuhan nyo itong ating review at maraming maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayo muli. Ako po si Christine, ang Lutong Tinapay. Bye-bye!